Magandang buhay! Kamusta na mga kaibigan? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng hayop sa ating mga tao. At ang mga kasama natin ngayon sa aking talakayan ay walang iba kundi ang aking mami. Tara! Hello! Magandang buhay! Ako nga po pala ang mami ni Ezra. Siyang samahan ngayon sa araw na ito upang mapag-usapan natin ano nga bang kahalagahan ng mga hayop sa buhay ng mga tao. Ano nga po ba ang kahalagahan ng mga hayop sa ating mga tao? Mahalaga ito, anak, dahil ang mga hayop ay isa sa mga pinagkukunan ng pagkain nating mga tao. May mga hayop rin na pwede nating alagaan o gawing kaibigan, tulad ng aso, pusa, ibon o isda at marami pang iba. At may mga hayop rin na pwede nating kasama sa ating paghahanap buhay. Ito ay ang kabayo at ang kalabaw. Wow! Ang dami naman palang benepisyo ang nakakakuha ng mga tao mula sa mga hayop. Nabanggit niyo rin po na may mga hayop na nakakapagbigay ng pagkain sa ating mga tao. Oo, tama ang iyong narinig. Sa katunayan, itong nagdaang 3 araw, tayo ay nakakonsumo ng mga isda, itlog, syempre galing sa manok, baboy at baka, pati na rin ang mga frozen foods ay galing rin sa mga ito. Sadyang marami din pagkain pala ang naibigay nila sa atin. Magkano naman po ang kabuuang halaga ng ating mga nakonsumong produkto? Halimbawa, ang itlog. Tayo ay nakakonsumo ng 4 na itlog. Ang isang itlog ay nagkakahalaga ng 8 pesos. Kaya ang kabuuang halaga ng 4 na itlog ay 32 pesos. Ang manok naman ay nagkakahalagang 135 pesos. Longganisa, galing din yan sa hayop, na nagkakahalagang 65 ang isang balot. Tocino, 85 pesos at baboy na nagkakahalagang 240 pesos. Choice ka. Sa makatuwid, ang kabuuang halaga ng ating konsumo ay 552 pesos.